Magandang araw po mga kapatid, mga kaibigan at sa naabot ng programang ito. Kami po ay nandito sa inyong harapan upang tugunan ang panawagan ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo. Kami po ni kapatid ni Mikey ay membro ng Sabbath Remnant Church at nandito po kami upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo ayon sa Biblia. Sa ganoong kadahilanan po, ay nais naming buksan sa inyo ang paksa ng tungkol sa kaligtasan. Tama. Marami kapatid ang nagpapahayag ng mga salita na ang kaligtasan ay kayang kamtin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang iba naman po ay nagsasabi na sa biyaya lamang. Ang iba ay nagsisikap na tumupad ng iba't ibang utos o kautusan ayon sa Biblia. Ngayon po sa araw na ito, atin pong alamin kung ano ba ang nakasulat sa kasulatan patungkol sa ating kaligtasan, kapatid. Ayan. So, tama yung sinabi mo, Brother Joseph, ano, na talagang sa iba't ibang religion sa ngayon, kalat ang iba't ibang paniniwala tungkol sa kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, no, mga kaibigan namin at sa naabot ng programang ito, ang kaligtasan simulat sa Paul, napakasimple lang sana. Napakadali. Kaso lang dahil sa lumawak ng kalaman ng tao, natuto na no, sa pasikot-sikot sa kasulatan, parang naging burden na siya sa karamihan. Pero ngayong umaga, atin po itong tatalakayin no, mula sa Bible. So atin na pong umpisan, Brother Joseph. Ano po? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay paano ang tao maliligtas. Sa Biblia po ay merong binanggit na paraan kung paano yon. At meron po ditong tatlong hakbang. No? Para mabigyan natin ng diin mamaya, ibigyan natin ng overview. Ang tawag po doon ay justification o yun po yung inaaring ganap. Ang pangalawa ay sanctification o yun po yung panahon ng pagpapakabanal. At ang pangatlo, ito po ay mangyayari sa pagbabalik ni Jesus, yung glorification or kung saan niluluwalhati ang katawan ng tao. Okay. So, siguro umpisa natin brother, no? Sa talatang Roma 3:10 kasi dito madalas itong nababanggit yung talata na ito. Ang problema lang dito na nakikita ko hindi napansin or hindi nalalaman kung kailan i-apply. Basahin natin yung Roma 3:10. Okay. Gaya ng nasulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ayan. Kung yung napansin dito kapatid na Joseph, ayon sa talata, walang matwid, wala kahit isa. Kaya naalala ko minsan, ang nangyayari dito sa talatang ito, ginagamit ito para pantakip sa kasalanan. Kung magaling ba, gumawa ko ng kasalanan, nahuli ako, di sasabihin ko, actually wala namang matwid kahit isa. Tama, tama. So maaaring magiging license ito para magumawa pa ng iba pang kasalanan. Pero pag pinasok natin dito yung contextual reading, no? Makikita natin sa salita ni Pablo na hindi ito nakapatungkol sa lahat na lang ng panahon. Kundi pag binasa natin mamaya, no, yung 3:11 hanggang 18, mapapansin nyo po na ito po yung panahon na tinawag siya na walang matuwid or hindi siya matuwid. Ito po kasi yung panahon na yung tao ay hindi pa nakakatalastas sa aral ng Diyos, hindi pa siya humahanap sa Diyos. At kung mapapansin nyo sa babasahin namin, ang tawag nga sa kanya, nalihis ng landas eh. At bukod po doon, yung kanyang bibig ay walang bawal-bawal. Yung pananalita, yung kanyang paa, yung kanyang mata, kahit ano na lang tinitingnan. Para maging clear, basahin po natin yung Roma 3:11 hanggang 18, kapatid na Joseph. Okay po, ganito po ang nakasulat. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libing ang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ay siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Kung yung mapapansin kapatid, ano, talagang andito na lahat.
maging sa kanilang lalamunan, wala nang bawal-bawal, ang tawag dito, libing ng bukas, kahit siguro ano na lang, napapasok na. Yung kanilang dila, puno ng daya. Ang kanilang paa, kung saan napapapunta. Ang kanilang mata, kahit ano na lang, tinitingnan. Kaya kahit ako, kung ganito man ang maging sitwasyon ng tao, masasabi mo talaga, hindi nga siya talaga matuwid. So, ang proper application, mga kapatid, no, mga bisita, o mga kaibigan na abot ng aming tinig, no, sa programang ito, talagang makikita natin na yung salitang walang matuwid, hindi mo yun ma-apply sa lahat ng panahon na lang. Ina-apply yun sa panahon na hindi mo pa kilala ang Diyos. Hindi ka pa nakapagsisi at hindi ka pa nakakatalastas sa aral ng Diyos. So, bakit merong good news? Ang good news, dahil dun sa kasalanan ng tao, may binigay ang tawag dun sa English, ransom. O sa Tagalog, yung merong binigay na pantubos. Basahin natin yung Mateo 20, ang talata ay 28. Okay, ganito po ang nababasa. Gayun din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. So yung pong pantubos sa marami, yun po yung buhay ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. At dahil po doon sa nagawang kasalanan natin, ay binigyan niya tayo ng paraan para maligtas. At ito na po yung unang hakbang. Ang tawag po dito, pag-aaring ganap or justification. Basahin natin yung Roma 3:24. Ganito po ang nababasa. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Kung inyo pong napansin sa talatang binasa, binasa nyo kanina, naka-flash sa inyong screen, sabi doon na inaring ganap at walang bayad yun. Actually, Brad, no, kapatid, sa ibang verses sa Bible, halimbawa, no, sa babasahin natin na nasa Roma 3:28, so, wala rin gawa yun eh. Kailangan lang talaga yung pananampalataya. Basahin natin yung Roma 3:28. Kaya nga may papasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ayan. Talagang pag ang subject, dito minsan Brad na hihirapan or nakikita ko talaga sa iba't ibang mga pastor sa ngayon na hindi nila na nakita kung kailan ina-apply yung walang gawa at kailan na-apply naman yung kailangan ng gawa. Pag binasa mo kasi sa Bible, sa araw ng paghuhukom, kasali yung gawa eh. Pero dito, nababasa natin, hindi kailangan. Kaya dapat ma-differentiate natin kung saan yon. Okay. So, sa ating binasa, klaro na inaaring ganap ang tao, walang bayad at walang gawa. Dagdagan pa natin para clear. Galatia 2:16. Okay po. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin naman ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Alam mo Brad, nagkaka-interest na ako. Gusto ko ubusin na lahat ng... Pansinin niyo po mga bisita, no? Mga tagapakinig, mga kapatid. Pag binabanggit yung salitang inaaring ganap, mamaya kasi babasahin namin yung pagpapakabanal. Magkaiba yan eh. Pag naririnig niyo po yung salitang inaaring ganap, ang kasunod nun, walang gawa. Basahin po natin yung isa pa, 3:11 ng Galatia. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ayan. So lahat ng mga talata na nakapatungkol sa pag-aaring ganap, talagang wala po doon na kailangan ng gawa. Ang function kasi ng kautusan, ito siya, nasa Roma 3:20. Basahin natin kapatid. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yun po ang function nun. Hindi yan yung ating tagapagligtas, kundi yung function ng kautusan, nagpapakilala ng kasalanan. Ipapakilala. O, tama ka ba din? Oo. Ayan. So parang, andyan lang siya, nagpapakilala, pero yung kautusan na yan, hindi naman yun yung magliligtas sa'yo. Pupunta ka pa rin dun sa tagapagligtas. Tagapagligtas. Which is si Jesus. Ngayon, pag
pinasok na natin yung unang hakbang, yung aariing ganap ka ng Panginoon, tanungin natin, ano ba ang nature nun? Ano ba ang itsura nun? Paano ba nangyayari yon? Basahin natin yung Roma 3:24 hanggang 25, kapatid. Okay. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang may pakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin ng mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ayan. Meron palang tinatawag na pagpapahinuhod ng Diyos. At dahil dun sa pagpapahinuhod ng Diyos, yun yung kanyang biyaya, yun yung ransom, yun yung pantubos, ang ginawa ng tao, kung meron siyang pananampalataya doon, nagsisi siya, papatawarin pala yung kanyang kasalanan. Saan? Sa nagdaang panahon. Yan ang hindi nila nakita, no? Sa nagdaang panahon. Halimbawa, merong isang tao, ang edad niya ay, sabihin natin, 30 years old. Mm-hmm. Sa edad niya na 30, mga tagapakinig, no? Mga kapatid, ay doon palang niya nalaman na meron palang Diyos, meron palang Bible. At doon sa edad niya na 30, nagsisi siya. Sabihin natin specific, mga alas 9 ng gabi yun, napaisip siya ng malalim. That moment, sa edad niya na 30 at alas 9 ng gabi, na nagsisi siya, sincere talaga yun, yung talagang may katapatan, papatawarin siya ng Diyos dahil sa pagpapahinuhod niya. Papatawarin yung saan? Kasalanan sa nagdaang panahon. Ayan. So, pag pinatawad siya sa kanyang kasalanan sa nagdaang panahon, ang tawag doon, inaring ganap na siya. At pagkatapos nun, ano ang kanyang magiging sitwasyon? Basahin natin ang Roma 5:1. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Pag ang tao, sabi sa Roma 5:1, ay inaring ganap na, meron na siyang kapayapaan sa Diyos. Parang hindi ka na matutrouble na, naku, baka hindi ako handa, no? So talagang inaring ganap na siya. Ito yung tanong, tapos na ba ang gawain? Tapos na ba ang lahat dahil inaring ganap na? Basahin natin yung dito sa baba, no? Meron ditong binabanggit na tatlong bagay. Pero kung titingnan mo mga ano po ito mga kapatid, no? Mga parallel statements lang ni Pablo. Basahin muna natin yung Roma 4:6 hanggang 8. Okay. Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao na sa kanya ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Ayan. Kung yung mapapansin, no? Kung yung pong nasusundan yung mga binabasa, pag yung tao po nagsisi, merong tatlong bagay, actually parallel lang ito eh. Ang sabi dun sa una, pinatawad. At ang sabi sa pangalawa naman ay nangatakpan ang kanyang kasalanan. Mm-hmm. At yung pangatlo, hindi na ibibilang ang kanyang kasalanan. Nag-umpisa tayo kanina sa 3 G's, at ang sabi sa Roma 3 G's, walang matuwid kahit isa. Daming kasalanan eh. Pero pagdating dito, pag nagsisi ka, ulitin ko po, pinatawad, tinakpan, at hindi na ibibilang ang kasalanan sa iyo. Tanong, may kasalanan ka pa ba? Sa kalagayan kapatid na hindi na ibibilang ang kasalanan at tatakpan ng Diyos at papatawarin ng Diyos ang ating kasalanan, sa kalagayan po na yon, ang tao ay matuwid. Klaro yon, walang duda yon. Alam nga naman na sabihin mo na, ay pinatawad na siya, wala na siyang kasalanan, or sabihin natin, hindi na nga ibibilang sa'yo. Parang halimbawa sa atin, no, yung utang, meron kang utang sa ang kapatid, no? Sinabi ko, ay sige yung utang mo dun sa kinain natin, wag, hindi ko na yung bibilangin, yung utang mo na lang ng Pasko. So, ibig sabihin, yung utang mo na sa kinain natin, hindi ko na yung bibilang. Wala ka ng kasalanan doon. Wala ka ng utang sa akin, kumbaga. So, dito sa point na ito, ang declaration ng Bible, matuwid. Kaya nga maraming mababasa sa Bible na mga tinawag na matuwid, yun ay sa panahon na sila ay nagbalik loob o nagsisi sa kanilang kasalanan. Tsaka para maging clear, basahin natin yung Roma 6:18. Alam niyo kung napapansin niyo po, talagang
ang aklat ng Roma, talagang napakaganda. Doon pa lang mismo, hindi pa nga tayo nababasa sa ibang mga aklat ni Pablo, makikita nyo na po yung punto. Sige kapatid, basahin natin ang Roma 6:18. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Ayun. Dahil kayo ay pinalaya na sa kasalanan, dati kasi nandun kayo nakakulong, pinalaya ka sa kasalanan, at ano nangyari? Naging alipin ka ng katwiran. Katwiran. The root word is matuwid or tuwid, no? So, naging matuwid ka na sa kanya. Pero ito yung tanong, nasa Roma 6:18 tayo, meron pa bang ibang hakbang or tapos na ba yun? Ibaba natin ng konti. Basahin natin yung talatang 22 lang, kapatid. Okay po. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan ay naging mga alipin ng Diyos. Kayo nga ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Ayan, ang ganda pong talata, ano po, na kanyang pinakita na ngayon nalaya na kayo sa kasalanan at naging alipin ng Diyos sa taas, ang sabi doon, naging alipin ng katwiran. At ang sabi pa niya, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. Kumbaga, yung tunay pala na pag-aaring ganap, nagkakaroon yun ng bunga. Kumbaga, pwede mo bang masabi sa tao na, ay, nagsisi na yan, bumabalik sa kasalanan? So, hindi yun. Masasabi mo na lang na talagang totoo yung kanyang pagsisisi kasi hindi na siya bumabalik doon sa dati niyang kalagayan. At ang kanyang bunga, ito po ay pagpapakabanal. At yung pagpapakabanal, ang sabi dito, at ang wakas ng pagpapakabanal ay ang buhay na walang hanggan. May dadagdag ka, kapatid? Sa puntong ito, kapatid, ay nagkakaroon tayo ng conclusion na hindi pala wakas ng pananampalataya yung manampalataya lamang. Tama. Sa ating pagsuri sa araw na ito, siya po yung pasimula. Pasimula ng makilala ng tao ang Panginoon, magsisi, at hindi ibibilang ang kasalanan. At pagkatapos noon, bilang bunga na humingi po ang Panginoon sa atin na tinatawag ng pagpapakabanal. Una ang pananampalataya o inaaring ganap, at ang pangalawa po ay kinakailangan ng pagpapakabanal, kapatid. Ayan. So talakayin natin itong pagpapakabanal. So sa mga nakikinig po, no, at nakakasubaybay sa amin, mga tinatalakay, magkaiba yon, magkaiba ang pag-aaring ganap kasi doon walang gawa. Klaro, ang daming talata na nabigay natin. At payag tayo doon sa posisyon na yon na talagang walang gawa doon. Ibig dito sa pagpapakabanal, ibang sitwasyon dito. Basahin natin. Sa pagpapakabanal, ito ang kailangan. Ano ba ang itsura o ano yung sitwasyon ng taong nagpapakabanal? Basahin natin yung Apokalipsis o yung pahayag 14:12, kapatid ng Joseph. Okay po. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ayan po. Balance na balance, ano kapatid? May pananampalataya na ni Jesus at meron pang pagtsatsaga at talagang diniin pa at nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Sino yung nagsisitupad, yung sabi dito? Mga banal. Mga banal. Mga banal, kapatid. So kung nasa stage yun ng pagpapakabanal, talagang makikita mo, nagsasalita dito si Apostol Juan, no? Si John the Revelator. So makikita dito sa sabi ni Juan na talagang sa stage ng pagpapakabanal, kailangan talaga yung pagtupad sa utos. E ganun din yung sinabi ni Pablo. Basahin natin yung Episo 5:3. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo na gaya ng nararapat sa mga banal. Ayan. Meron palang nararapat sa mga banal. Yun yung bagay sa kanila, kumbaga. Ang bagay sa kanila, dapat sabi doon, huwag magkaroon ng pakikiapid. Sa 10 utos, pang ilan yung pakikiapid? Pang 7 utos yon. Tama, kapatid. At yung kasakiman o yung pag-iimbot, pang ilang utos yon? Pang 10 yun, kapatid. Pang 10 utos sa 10 utos ng Diyos. So talagang pag napansin natin yung proper na lugar ng kautusan at yung proper na lugar ng faith, yung proper na lugar ng inaring ganap at yung proper place ng pagpapakabanal, hindi ka talaga mahihirapan. Dahil nagiging magulo minsan, dahil nararambol. Halimbawa, review natin.
yung salitang walang matuwid, pag in-apply mo yun sa lahat ng pagkakataon, magulo na. At kung selective ka masyado, babasahin mo lang yung inaring ganap na walang gawa, hindi mo na nga makikita yun sa kabila na meron palang pagpapakabanal. Kaya nga sabi doon, yung pagpapakabanal at ang wakas nito ay buhay na walang hanggan. Kasi sa totoo lang kapatid, walang taong makakakita sa Diyos kung hindi banal. Basahin natin yung Ebreo 12:14 sa baba. Sabi po dito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito ay sinuman ay hindi makakakita sa Panginoon. Ayan. Ang pagpapakabanal, sabi niya, na kung wala ito ay sinuman ay di makakakita sa Diyos. So, importante ito. Kumbaga, pinakita sa atin, karakter niya kasi yun eh. So, yung karakter ng Diyos, which is yun yung kautusan niya, at tayo naman na sumusunod doon, karapat dapat talaga na pumasok sa heaven. Kasi hindi na, kumbaga, kakaiba ang heaven sa atin. Kumbaga, nabuhay tayo dito sa ugali ng langit at pagdating natin doon, hindi tayo nabigla sa ganong sitwasyon o ganong buhay doon kasi dito pa lang sanay na tayo. Mm-hmm. Ayan. So ngayon, punta tayo doon sa tinatawag na, halimbawa, inaring ganap na ako at nagkaroon yun ng bunga, nagpakabanal. Doon tayo sa panahon na babalik na si Jesus. Maging ako ay buhay man o maging ako man ay patay, ano ang mangyayari sa akin dahil ako ay nagpatuloy na nagpakabanal? Basahin natin yung Pilipos 3:21. Ganito po ang nakasulat. Nang na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ayan. So, kung inyo pong napansin, no, sa nakaplas sa inyong screen, sabi doon na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Tulad ni Jesus, nung siya po ay nabuhay na maguli, nung linggo ng pagkabuhay, ano po, ay nagkaroon siya ng katawan na di nasisira, ganun din yung ating magiging katawan. Kumbaga ano lang yun, resulta yun ng kabanalan natin at in preparation na yung katawan natin ay capable na pumunta sa heaven. Scientifically speaking kasi yung katawan natin, hindi ito capable na makapunta dun eh. Mm-hmm. Mapunta ka lang dyan sa taas, no? Talagang hindi ka na makahinga. Talagang magkakasakit ka rin. So, yung ating pong katawan, yung glorification ay mangyayari sa pagbabalik na ng ating Panginoon. Kaya nga po may binabanggit dito sa 1 Corinto 15:51-53 kapatid. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakap, sapagkat tutunog ang pakakap, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ayan. So, binanggit po dyan, no, sa talatang 51, ngunit tayong lahat ay babaguhin. At sinabi ulit sa baba, at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Mm-hmm. In short, para makita natin, mula sa panahon na zero balance talaga kapatid, talagang hindi matuwid, inaring ganap dahil sa pananampalataya, at pagkatapos nung nagkaroon ng bunga, yun yung pagpapakabanal, yun yung tumutupad sa utos, at ang nasa unahan nun, pag nagpatuloy pa, luluwalhatiin, aayusin yung katawan, yung nasisira, papalitan ng di nasisira. Kaya ito yung tanong, sa ngayon pa lang, merong mga grupo ng tao na inaaway ni Satan eh, sa Bible, no? Kasi ang sabi doon, sila talaga ay sumusunod sa utos. Ibig sabihin nun, sila sa ngayon ay nagpapakabanal na. Mm-hmm. Pansinin niyo po mga kapatid, no, or mga tagapakinig, no, sa naabot ng aming mga tinig, no, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, sa parantun sa YouTube, no, or sa maging sa Facebook man. Ang talatang ito na sana pakinggan niyo po at makita niyo kung kayo po ay nakapaloob sa mga taong ito. Kasi ang ginagawa nila sa ngayon, sila po ay nagpapakabanal. Tingnan natin. Yung Apokalipsis or ang pahayag 12:17. Basahin natin. Ganito po ang nakasulat.
At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuon ni Jesus. Ayan. Si Satan po galit na galit. Kanino? Sa nalabi. Sa nalabi. Sa nalabi. Yung kumbaga yung nalabi, parang yung isang cake, inubos na nila, meron konting natira, yun yung nalabi. Lahat na halos nakuha ni Satanas, meron lang kukonti na naiwan. At sino yun, mga kapatid, no? Ang sabi dito, sa binasa ni kapatid na Joseph, at nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. So madaling sabi, kanina binasa natin yung pagtupad ay pagpapakabanal yun. So itong mga taong ito, bakit sila binabaka ng Diyos, ni Satan, no, kapatid? Yun ay dahil sa tumutupad sila sa utos ng Diyos o nagpapakabanal sila. At tsak, ang nagpapakabanal, sabi dun sa Hebreo 12:14, makakakita sa Diyos. In short, kung makikita mo yung picture, dahil may mga tao na gusto makita ang Diyos, doon galit na galit si Satan kasi siya hindi na makakabalik sa langit eh. Kaya gusto niya, isama niya na rin. So ito po yung mission namin, mga kapatid, mga kaibigan, no? Kung bakit nabuo itong programang ito, ito ay para sa inyo. Na sana man lang makatulong kami kahit konti lang na mapansin ninyo sa inyong screen na meron palang mga bagay na dapat nating sundin. Meron pong lugar kung saan dapat yung faith. Meron ding lugar kung saan dapat kailangan yung works, which is yun yung law of God. Yun yung panahon ng pagpapakabanal. So, maaring sa konting panahon po na inyong kaming napakinggan, sana po napulutan nyo ng aral. At hindi kami naging burden sa inyo. Ang nais po namin ay makita nyo yung katotohanan. Hindi importante kung sino kami. Ang importante, ang katotohanan. Maraming salamat po. At bilang karagdagan, mga kapatid, ano, sa bago po tayo magpaalam ng tuluyan, ang Diyos po ay nanawagan sa kanyang mga anak. Binabanggit sa Biblia na meron siya mga tupa na wala sa kanyang kulungan. At alam natin na ang dragon na kumakatawan kay Satanas, siya po ay nagmamadali upang tipunin ang kanyang mga lingkod upang makasama niyang masulong sa apoy. Sa panahon pong ito, kami po ay nanawagan sa inyong mga puso. Sana, kausapin po ninyo ang Panginoon. Alamin ninyo ang tama. At bilang tugon sa panawagan ng Panginoon, kami po ay nandito malapit sa inyong puso upang turuan at makasama kayo. Magandang araw po sa inyo at paalam hanggang sa muli natin pag-usap. God bless po.